It's the same night to you na pala yung ating first coat dun sa loob. So bakit pa tayo maghihintay? Mag second coat na tayo dito. Finish na ang second coating! So ayan, hindi na ako naghihintay pa. Tinapos ko na yung second coating dahil tuyo na naman siya. So ngayon magkalimutan muna tayo sa panda to. Hi Sam! Tatuyuin natin to ng maiging. See you guys soon! Ang next natin gagawin, more banlaw muna para dito sa panda to. Tapos next step natin ay ang ating bagong filtration system. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Drip products, let's go! At to Cartini Drip, check out mo na yan! It's the following day and ayan, sabi ko nga, kakalimutan muna natin tong panda to kasi papatuyuin natin pero tuyo na siya pero hindi pa rin natin to gagalawin. The reason lang kung bakit ako pumunta dito kasi gusto ko itong makita ang daytime and gusto ko rin makita kung okay yung pagkakapintura natin, may namiss akong spot dun. Diyos ko, nakaka-OC. Anyways guys, meron pala akong binili na plant light, additional to, hindi to yung plant light na meron ako dun sa loob, yung purple, naalala nyo yun, ginawa natin ng video yan dati. Gusto kong mag-install ng plant light dito sa aking drip outdoor. Kasi nga, yung purpose niya is not to grow the plants. Tingnan niyo naman yung gardening ko. Naglagay ako ng mga leveling dyan, oh. Oh, third level, second level, first level. Ayan, nilagay ko dyan lahat ng plants ko. Etong plant light natin ay hindi para patubuin itong mga halaman na to. Gusto ko lang na magkaroon ng ibang tone of color dito sa drip outdoor. So, meron tayong green dyan. Meron tayong mostly black. Meron tayo dyan warm tones from our track lights. Tapos, meron tayo ng mga colorful na mga koi and mga gold. Fish. I want something purple dito sa drip outdoor. Para naman po sa mga hindi nakakaalam kung ano ang plant light, ganito po yung itsura niya. Kulay purple po to kapag binuksan. Ito po ay ginagamit pang patubo ng mga halaman. Dahil nga sobrang lakas ang ilaw nito, ito ay 100 watts and nabili ko to for like 299 ata. So kabit na natin to. So dito ko na lang in-install yung ating plant light para mailawan yung banda dito, para mayroong tones dito, ganyan. Tingnan ko kung masisilaw ako pag nakaupo ako doon. Ayun na pala yung plant light natin. Upo muna tayo dito. Ay, abot pala, nakakasilaw pala siya. Gawin natin ang paraan yan. Dahil nga meron ako doon mga lantern na hindi na gumagana, kinover ko na lang siya doon para hindi naman ako nasisilaw dito kapag gabi. Mukha naman siyang okay. Gupitin-gupitin ko na lang yung mga wire niyan since di ko na rin naman mapapakinabangan. At least ma-design natin siya dito. Dumating na nga pala yung filter box na gagamitin natin para dito sa ating the red box. Color blue siya, kasi wala akong makitang color black. So ito ay tinatawag na heavy duty closed crate. So mataas po talaga to. Ayan, sobrang taas po niya dahil gusto ko pasabog talaga yung filtration natin dito sa ating pond. Ito po ay tatlo, stackable po siya, parang ganyan. And now sukatin natin yung isa. Yung haba po niya na ganito ay almost 53 cm or almost 21 inches. Yung kanya naman pong lapad ay 36 cm or 14 inches. And yung kanyang taas naman ay nasa 30 cm or almost 1 feet. Tatlong stackable po na ganito yung gagamitin natin. Gusto kong kulayan niya ng black para very cohesive sa ating pond. So dahil nga stackable ang ating filtration, alam nyo na na medyo marami tayong bubutas-butasan dito para maging isang system ang ating tatlong filter box. First time kong gagamit ng gantong klaseng filter box. I think this is a really good find dahil sobrang kapal niya, heavy duty nga, 'di ba? Dito ako sobrang excited pero dito rin ako medyo kinakabahan kasi first time kong magta-try gumamit ng DeRoscas na PVC na connectors. So ayun, medyo marami tayong gagawin dito. As usual, kung magkamali man tayo or hindi, sama-sama tayo dito sa journey na 'to, trial and error tayo. Katulad ng ginawa natin dun sa ating goldfish box na ang daming times na nag-fail tayo pero bumangon tayo, lumaban tayo and itutuloy natin 'tong project na 'to. Surprise! Gabi na dito sa Drip Outdoor and I love how the purple light turned out. Tingnan nyo naman yung plant light natin. Oh, nabigyan niya ng ibang feel yung ating Drip Outdoor. So parang may division of colors from warm tones, tapos biglang naging purple, tapos dito meron tayong cool toned na light. Sobrang nice talaga. Siyempre, hindi ko na naman pigilan, bumili na ako ng materyales panggawa ng ating filter box. Hindi ko naman to susimulan tonight dahil kailangan ako bukas maaga sa church. Baka bukas ko na to after church gawin. Nako, magbubutas na tayo ng ating filter box.